So, welcome back to my channel, guys, no? So, another vlog na naman. So, ituturo ko ngayon, guys, ang paano makakonect tayo sa wifi kahit hindi natin alam yung password. So, merong tatlong paraan, okay? So, merong tatlong paraan para makakonect tayo sa wifi. Gumagana po ito sa PLDT. Gana to sa Globe, Broadband Man, or SimBase. Saka sa Converge, saka sa Sky Cable, at iba pang provider or ISP, okay? So, gumagana to, guys. So, ituturo natin ngayon kung paano tayo makakonect sa tatlong paraan para makakonect sa Wi-Fi, okay? Nang di na kailangan ng password, okay? Or di na natin alam ang password. So, make sure watch until the end, guys, no? Para ituro natin sa inyo. Para mapanood nyo mabuti at malaman nyo kung paano tayo makakonect sa Wi-Fi kahit di natin alam ang password, okay? Tatlong paraan para makonect sa wifi na hindi mo na kailangan ng password, okay? So, welcome back to my channel, guys, no? So, for today's vlog, ay ituturo natin ngayon to. So, gumagana po to sa kahit anong modem, router, etc. Kahit anong provider, broadband ma yan or SimBase. So, ganito po mga broadband, mga Sky Cable, lahat na po, fiber home. So, ang example natin is PLDT Home. So, ang first tip natin, guys, is PLDT Home. So, paano nga ba makakonect kahit hindi natin alam ang password? So, first step is pag may mga ganyang modem, guys. So, ang default is PLDT Home. So, lahat po ng modem, ganyan yung password pag di pa napalitan, okay? So, napakaswerte mo naman pag connected ka, okay? So, ayan, nasa likod. Pakita ko sa inyo. So, lahat ng modem, guys, na ganyan. So, ganyan yung password default niya, guys, is PLDT Home, okay? So, ayan, guys, gumagana siya. May internet siya. Bilis. So, hindi wala pong internet yan, guys, okay? Pag walang internet yan, pag walang load, okay? Baka yung nakonikan nyo, na yung nasasagap nyo na PLDT Home, walang load, kaya walang internet kahit connected, okay? So, proceed muna tayo sa step 2. So, step 2, what if di mo talaga alam password? So, hindi mo alam, no? Okay, pinalitan na ng password. So, ito lang pinaka the best na paraan, guys, okay? So, ang mga phone na may picture na ganito, so ano lang, guys, Oppo at Realme. So, meron silang WPS connection, okay? So, ito yung hindi mo alam ang password, okay? So, as you can see, guys, punta ka lang sa advanced. Punta ka lang sa advanced settings. So, hindi so, pag-click mo sa advanced settings, so, lalabas po yan. Okay? So, scroll down ka lang. Scroll down ka lang. So, meron kang makikita dyang WPS connection. Okay? So, pindutin mo lang yan, guys. Tapos, may pindutin ka lang sa router. So, ito, guys, no? Hindi ka kukunik. Ayan, no? Nagka-counting na siya sa WPS. So, may pindutin ka sa router na WPS reset or reset WPS lang po yung pipindutin mo dyan, okay? So, one times lang po. Pagka hindi gumana sa isang beses mo pindut, so, dalawahin mo. Two times mo pindutin, okay? So, ayan na po, guys. Connected. Diba? So, ngayon, connected siya. Okay? What if hindi mo, what if connected yung isa mo cellphone, tapos yung sa'yo, hindi. So, ayan. Meron pong picture na to. Yung Huawei, Poco, at Xiaomi, at Samsung, Vivo. So, may mga picture pong ganito na nagsishare sila ng barcode, okay? So, ang barcode is ano mo lang. So, gamitin mo lang ang isa mong cellphone, okay? Gamitin mo lang yung isa mong cellphone. Picturean mo lang yung cellphone na connected na merong share ng barcode. May barcode na
ano, password, okay? Gamit ni Milton. Picturean mo lang, tapos napakadali lang yan. So ganito guys, tuturo ko muna sa inyo. Ayan yung picturean natin, tapos kahit huwag mo nang i-crop. O pag ayaw basahin, i-crop mo, i-edit mo. Okay? Tapos pupunta tayo sa pag napicturean mo na yung barcode na connected sa wifi, okay? So punta ka lang sa zsync.org. So ito po yung website na nagde-decode ng mga code or barcode, or nag-scan po sila. So select natin, so choose file, okay? So may nakita naman kayong choose file dyan. So hanapin natin yung camera. So nasa download section po tayo, camera section tayo. So piliin natin yung camera or kung saang folder nakalagay yung ano nyo, password, okay? So ayan po guys, choose file uli, hindi gumana. So ayan, choose file natin, try natin kung gumagana ba talaga, kung nakikita ba talaga ang password. So aron, ayun guys, tapos swipe left, makikita ka dyan submit. So click mo lang yung submit, okay? So ngayon gantay ka lang mag-loading yan. So mag-loading po yan. So lalabas po yung totoo. Yung password, okay? Yung sa gitna ng WPA at false, yan po yung password. Thank you for watching guys. Sana may natutunan kayo. At God bless.